Mamumuha tayo ng mag-harvest na tayo ng spinach flower seeds, guys. Ganda ng bunga, guys, oh. Daming bunga ng ano, spinach. Kapag naanin natin lahat 'to, guys, sigurado marami tayong binhi para sa susunod na taniman. Wow, guys, oh. Parang pwede na siyang ilagay sa florera. Ang gandang tignan. Wow, dami na. Kukunin na natin lahat, guys, itong mga pwede nang kunin. Kasi baka pag umulan ulit, malaglag na naman yung mga buto. Mga buwan ng Marso. So ngayon lang natuyo yung mga bulaklak niya. Kasi pag tag-ulan, matagal mamunga yung mga spinach. Matagal gumulang yung mga buto, siguro dahil sa malamig yung panahon. Yung iba hindi na nakalaki, oh. Nasuffocate na yata sa sobrang dami ng puno. Eto, guys, oh. Napakalaki nung bulaklak, oh. Napaka-healthy kasi nung spinach na itinanim natin. Medyo dumapa siya, so nagsupling ng marami. Ito na siya ngayon, oh. Ang daming bunga. Mula puno hanggang diyan sa dulo. So try nga natin itak dito sa puno para makita natin, guys, kung gaano kalami yung kanyang bunga. Ayan. Ganito siya karami. Imagine, ano? Ano pa yan? Napagpag pa yung ibang mga bunga niya dahil sa sobrang ulan. Pero marami pa rin natira kahit paano. So kapag ka ito ay merong laman at nakuha natin yung mga buto, napakarami nito.
laki ng puno niya guys, oh, kasi napakalaki ng spinach. Yan. Imagine na lang guys, oh, sa laki nitong mga puno niya. Kung gaano kalaki yung spinach. Mas malaki pa sa tao. Tsaka yung mga bunga niya, napakarami, oh. Yung iba niyan guys ay nalaglag na dahil nga dong mga nakaraan, sobrang ulan ng masyado, may mga bagyo. So napagpag yung ibang mga buto niya. Pero kung ito eh hindi binagyo, mas marami pa yung bunga na nakadikit dito sa mga sanga niya. Pero okay na rin to guys, at least paano, meron din naman tayong nakuha. Kakatuwa oh, tataba. So pa guys, yung ibang malalaking puno oh, yung mga sanga na lang yung kinuha ko kasi masyadong matigas yung puno at sobrang laki. O kagaya nito oh. Napakalaki nung puno. Napakatangkad nung nakuha ko dito na spinach. Daming bunga. Ito pa isa oh. Tatanggalin ko na lang tong mga to guys kapag ako eh nag gardening dito. Yan. Dapat ang kukunin ko guys ay yung mga sanga lang, kaya lang napansin ko hanggang dito sa baba may mga bunga, so ang ginawa ko, kinat ko na lang sa puno para makuha lahat yung binhi. Ito na lahat guys yung ating nakuhang purple spinach na yung flower seeds. Napakarami ano, kanina bilao lang yung dala ko. Ngayon, kumuha kami ng ekstrang batya. Punong-puno yung batya, oh. Yan. Ang gagawin naman po natin dyan ay ibibilad natin mamaya habang malakas pa yung araw. Matirik yung araw para matuyo yung mga flower seeds. Pero haharvestin pa natin guys itong mga kulay green naman. Yan. Ito yung mga green spinach. Iba ang kulay ng kanyang mga binhi. Parang medyo brown. Ito medyo ano pa to, fresh pa. Pero tong iba, yan, mga tuyo na sila. So, kunin din natin yan guys. Mag-aani tayo ng kulay green naman. Isang puno o, tingpaka-yabong o. Ang laki ng puno niya, tapos ang daming bulaklak at bunga. Sa isang puno pa lang, sold na tayo nito. Marami nang makukuhang binhi. Oh, imagine, oh. Laki. Ito pa isa. Ayan guys, dalawa pa lang to. Sumabit. Yan, ito pa guys, ang dami, lalaki. Sayang yung mga buto na nalalaglag guys, ang daming nalalaglag kapag pumuna yan dyan. Pero baka sakaling tumubo din yon. Ito pa isang napakalaki oh. Laki din ng puno. Wow. Yan guys oh. Ganda. Laki ng puno, daming bulaklak. Para tayo nag-aani ng trigo. Ito guys, yung pinakamalaking puno sa lahat ng ating tanim na spinach. Yan. Humiga na siya sa sobrang bigat hanggang doon na yung flowers niya. Yan. So, kinailangan namin kumuha ng itak kasi hindi na kaya ng cutter yung kanyang malaking puno. So, iitakin ko na siya, guys. Sana hindi nalaglag yung mga tuyong bulaklak niya ay buto.
sa aking pag-itak at sa paghugot. Yan guys, oh. Wow. Yun. Sayang lang guys kasi karamihan sa mga bulaklak niya nalaglag dahil sa matinding bagyo. Napakalaking puno niya, oh. Imagine kung summer ko siya itinanim tapos hindi napagpag ng bagyo yung kanyang mga bunga. Napakarami sana. Pero okay na rin guys, may makukuha pa rin. Ayan, oh. Ganda ng flowers, parang trigo. Ito guys yung mga bulaklak ng green spinach. Para siya mga trigo, ang lalaki, oh. Ganda. Ay, ang dami kayong binhing, ano nga. Ano kaya ito, Nay, may laman? Ito na guys yung isa sa mga nakuha nating variety ng flower seeds ng spinach. Ito yung amaranth. Ito na lahat yung ating nakuha. So binibilad ko muna siya guys para matuyo yung mga buto. Kasi kung kailangan yung mga seeds natin, kung itatabi muna natin siya, hindi natin maitatanim kaagad. Kailangan ibilad natin ng maayos sa araw yung tuyong-tuyo para hindi siya amagil o kaya mabulok. Yan, mamaya pagkatuyong-tuyo na yung mga flower seeds, susubukan natin na paghiwalayin na yung mga buto at saka yung mga balat ng spinach.